Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lipulin ang taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Moises ay umakyat sa bundok ng Sinai at nanatili siya roon ng 40 araw at 40 gabi. Doon binigay ng Diyos sa kanya ang 10 utos na nakasulat sa bato. Habang nandoon, dali-dali siyang pinababa ng Diyos sapagkat ang mga Israelita ay naging taksil. Sinulsula nila si Aaron na gumawa ng gintong guya. At ito na ang sinamba nila na Diyos na nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Siguro na inip sila sa kaaantay kay Moises. Siguro inakala nila kung ano na ang nangyari kay Moises. Hindi nila kayang kumilala sa Diyos na hindi nila nakikita. Kaya gumawa sila ng larawan ng Diyos na nagligtas sa kanila. Larawan ng ginto na isang guya. Galit na galit si Yahweh. Talagang matigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya gusto na niya silang lipulin. Gagawa na lang siya ng bagong bayan mula sa lipi ni Moises. Si Moises ay isang dakilang tagapamagitan. Nakiusap siya sa Diyos. Ang Panginoon ay maaari palang pakiusapan. Nagbigay siya ng ilang dahilan upang ipaalam sa Diyos na hindi magandang idea ang kanyang balak na lipulin ang mga Israelita. Ano kayang sasabihin ng mga Ehipsyano kapag nabalitaan nila na pinatay ng Diyos ang lahat ng mga Israelita? Baka sabihin nila na masama ang balak ng Diyos para sa kanyang bayan. Inilabas sila sa Ehipto para lang patayin sa disyerto. O baka sabihin ng mga tao na hindi kaya ng Panginoon ang kanyang bayan, kaya nilipol na lang sila. Pinaalaala pa ni Moises ang mga pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na pararamihin niya ang kanilang angkan. Kasing dami ng mga bituin sa langit at ibibigay sa kanila ang isang lupain.
hindi ba magiging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako? Dahil sa pakiusap ni Moises, humupa ang galit ng Diyos at hindi na rin niya sinira ang Israel. Si Moises ay dakilang tagapamagitan. Hindi lang niya ipinaaalam sa mga tao ang gusto ng Diyos. Nakikiusap din siya sa Diyos para sa mga tao. Mayroon tayong mas dakilang tagapamagitan kaysa kay Moises. Yan ay si Jesus. Siya ay ngayon nakaluklok sa kanan ng Ama sa langit upang patuloy na ipanalangin tayo sa Diyos Ama. Ipaabot sa Ama ang ating kahilingan at humingi ng awa sa Kanya. Mabisa ang Kanyang pakikiusap kasi Siya mismo ay nagtaya ng Kanyang buhay para sa atin. Hindi lang Siya nakikiusap sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nagbuhos Siya ng Kanyang dugo alang-alang sa atin. Dakila din Siyang tagapamagitan dahil sa Siya ay ang anak na nakikiusap sa Kanyang Ama. Kaya magkakaroon tayo ng confidence. Malakas ang backer natin sa Diyos Ama. Hindi ito nangangahulugan na magpabaya na lang tayo at patuloy na lang tayo na magkasala. Ito'y nangangahulugan na mas magsikap tayo kasi nakakahiya sa nakikiusap sa atin. Napakalaki na ng Kanyang itinaya sa atin. Babaliwalain lang ba natin ito? Salamat o Diyos kay Jesus na aming tagapamagitan. Salamat o Jesus sa patuloy mong pakikiusap sa Ama para sa amin. Palakasin mo ang aming loob o banal na espiritu na palagi kaming lumakbay sa landas ng kabanalan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.